Hi guys! Ako nga pala si Mike Jefferson B. Arreta ng BIT 1S, Mechanical Technology. For today's video, i-share ko sa inyo kung ano ba ang naging activity ko during lockdown or quarantine. Una, siyempre tumutulong ako sa gawaing bahay, gumigising ako sa umaga, tapos nagwawalis ako, siyempre, tapos naghugas ng plato. And pangalawa is devotion about kay Lord. Siyempre, kailangan natin to spiritual life. Diba? Siyempre, kailangan natin may connection tayo kay Lord. Siyempre, magkapasalamat tayo. Siyempre, nabubuhay tayo at binibigyan niya tayo ng kalakasan. Ano pa ba? Siyempre, pangatlo, Bible study every night. Nagba-Bible study kami tuwing gabi. Yun, i-share ko lang sa inyo kasi lockdown, kaya hindi kami nagsasama-sama. Siyempre, kailangan namin ng Bible study every night. And pang-apat, ano ba pang-apat? Siyempre, nag-ayos din kami ng motor. Siyempre, may nagpapaayos. Siyempre, kailangan natin ayusin, pero pera din yun eh. Sayang, makatulog din sa atin yun. At pang-apat, ay pang-lima pala. Pang-lima, pag-aalaga kay Lola, kay Mama. Ayun. Ano ba ang naging mabuti ng dulot, or mabuti, or masama, dulot ng COVID-19? Mabuti. Una, nagkakaroon ng bonding sa pamilya. At pangalawa, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat kapwa-tao. At nababawasan yung polusyon, nababawasan yung krimen, nababawasan yung aksidente. Tapos, ang naging masamang dulot ng COVID-19, syempre, kawalan ng kita, kakulangan sa pagkain, taggutom, tapos maraming namamatay sa COVID-19, di ba? Tapos pagkawala ng pasok ng mga estudyante at ng mga magulang natin dahil nga lockdown and nandun tayo sa quarantine. Bilang MTians, paano ba tayo makatulong? Una, pag-share ng legit ng your information or totoong information para hindi tayo madamay sa iba. Siyempre, marami nang kumakalat na fake news, baka maniwala tayo na bibigyan ng ayuda ulit, pero hindi naman, di ba? And pangalawa, pag alcohol, siyempre, kailangan natin 'yon para iwas COVID-19 and panghugas ng kamay. At pag susuot ng mask kung tayo ay lalabas, at pag-ubad nito sa loob ng bahay. At pangatlo, siyempre, kailangan natin ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, isda, tapos siyempre, masusustansyang pagkain yun para ang ating sarili ay maging good health or malakas yung resistensya natin lahat. And ano pa ba? Kami pala ay nakatanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Ano bang ginawa namin doon? Una, bumili kami ng pagkain, tapos nagbayad kami ng kuryente, tapos nagbayad kami ng tubig. Ayun guys, maraming salamat. Ako nga muli si Mike Jefferson B. Arreta ng BIT 1S Mechanical Technology. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Magandang araw, ako po si Girl Aaron E. Reyes ng BIT1S at ang mga aktibidad na aking ginagawa sa aming bahay habang na-quarantine ay ang mga sumusunod. Pag-eehersisyo. Nood sa telebisyon. Paglalaro ng Mobile Legends. Pag-aalaga sa aking pamangkin. At higit sa lahat, paggawa ng mga gawaing bahay katulad ng paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng bahay. Ang mabuting epekto ng COVID-19 ay napagbuklod at napatibay ang relasyon ng bawat pamilya. Nagkakaroon ng oras upang makapagpahinga at makaiwas sa stress dulot ng trabaho o pag-aaral.
nadidiskubre mo ang iyong talento o abilidad na hindi mo pa masyadong nalilinaw. Sa kabilang banda, ang negatibong epekto ng pandemya ay nagbibigay ng malaking agwat ng mahihirap at mayayaman na mamamayan. Kawalan ng trabaho at kakulangan sa pagkain. Higit sa lahat, ang kakulangan sa gamit upang matugunan ang pangangailangan sa online class katulad ng wifi at gadgets. Ang mga bagay na maaaring gawin ng isang epician upang makatulong sa pagpuksa ng virus ay ang mga sumusunod. Ugaliing maghugas ng kamay at sabayan ng pagkanta ng happy birthday upang masunod ang tamang bilang ng oras na kinakailangan upang maging angkop at tama ang magiging aksyon sa paghugas ng kamay. At nang sa gayon, mapapanatiling ligtas at malaya sa mga mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit. At kung sakaling lalabas ng bahay ang bawat isa, at responsable na magsuot ng mask upang maiwasang makalanghap ng mga mikrobyo at ugaliing magdala ng alcohol na gagamitin sa tuwing hawak sa mga bagay-bagay. Panatilihin ang pagiging malinis sa katawan tuwing lalabas ng bahay, gayon din kapag nasa loob lamang ng bahay. Laging isaalang-alang ang kalinisan hindi lamang ng bawat isa kundi maging ang kalinisan ng mga alagang hayop na nanatili sa loob ng tahanan. At higit sa lahat, ang isa sa pinaka-importanteng maaaring gawin sa loob ng bahay ay ang pakikinig ng balita upang maging updated sa lahat ng mga kaganapan nangyayari sa loob at labas ng bansa. Ito rin ay magiging susi sa pagpapaunlad ng kaalaman ng bawat isa patungkol sa pandemya na kumakalat sa buong mundo. Ang pananalig sa Diyos ang pinakamabisa at importanteng gawin sa ganitong panahon ng krisis, sapagkat ito ang panahon na kinakailangan nating manalig sa Diyos na siyang lumikha sa lahat. Manalangin hindi lamang para sa sarili, bagkos para na rin sa ikabubuti ng lahat. Ako at ang aking pamilya ay lubos na nagagalak sa natanggap na benepisyo mula sa gobyerno. Ito ay aming nagamit sa pambili ng aming pagkain at iba pang pangangailangan sa bahay, kasama na dito ang gamit para sa aming personal hygiene. Gasol na gagamitin sa pagluto, mga pagkain ng aming mga alagang hayop at ang iba ay itinabi upang mayroong kaming magagamit in case of emergency. Lubos kaming nagpapasalamat sapagkat kami ay nabunan ang biyaya mula sa gobyerno at ito ay nakatulong sa aming upang makasurvive sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Yo! Kamusta nga po pala, no? Ito nga po pala ang Pamilya Jerasol. At umaga po dito na ngayon sa amin. Tuloy po kayo sa tahanan ng Pamilya Jerasol. Pagpasensya nyo na po, medyo makalat sa aming bahay. Dito po talaga kami kada araw. Kailangan magligpit ng mga pinaghigaan. So yun nga po, no? Throughout this video, malalaman nyo kung ano yung mga activities na ginagawa ko araw-araw. Activities? Araw-araw? So yun nga. So sa kadahilan ng ito, masama talaga yung epekto ng pandemic. Pero look at the bright side. Lumalabas yung mga talent natin. Nakakagawa tayo ng mga bagong activities. Pag exercise tayo, nakakapag-workout tayo, nakakapag ano na tayo sa sarili natin, nakakapag-isip tayo kung paano natin i-improve ating sarili, nakakapag-meditate tayo. Siyempre, pagkatapos maglinis ng bahay, almusal muna, siyempre kape-kape, ganun tinapay. Pero di ko pinakita sa video na to yung pagkain ko. Siyempre, nakakaya. Ang una kong ginawa ay pagpapakain ng manok. Siyempre, pag di tayo nagpakain ng manok, patay tayo sa tatay ko. Hindi, ako lang pala patay. So, habang nagpapakain ako ng manok, let's talk about kung mabuti nga ba ang epekto ng COVID-19 sa atin or masama. Siyempre, unang-una, masama talaga ang epekto hindi lang sa akin, kundi sa buong mundo ng pandemic na to. Maraming trabaho ang nawala. Maraming pamilya na nagugutom araw-araw dahil sa pandemic na to.
at maraming sumisibol na bagong problema dahil sa pandemic na to. Katulad nung sa pagkawala ng transportasyon, pagkadami ng cases sa bansa natin dahil wala pang mass testing, no? Trillion-trillion na yung utang ng Pilipinas. Wala pa rin tayong... Hindi, unang ayuda pa lang pala nakukuha natin. Hindi, sa amin, unang ayuda pa lang nakukuha namin. So, bali 8K. Tapos, nakakapagtaka lang, no? Laki na ng utang ng Pilipinas, pero wala pa rin yung mass testing. Saan nga ba napupunta yung mga inutang ng ating gobyerno? Sa, basta yan, sa mga business, mga BDO, World Bank, ASEAN. Nakakapagtaka lang kasi tayo yung nahuhuli sa pagsupo ng pandemic na to. Nagpasa na nga natin yung cases ng Singapore and China, eh, kung susumahin. Siyempre, mahalaga ang jogging. Kada 2 beses, kada 1 linggo lang. Kahit jogging tayo, papawis tayo. Para makalangkap naman tayo ng sarili mga. Ay, hindi pa tayo makalangkap kasi may mas tayo. Pero, sige, labas tayo. Yung araw, makakakuha tayo ng vitamin. Kung lalabas tayo konti-konti lang, syempre, ano, yung social distancing, kailangan natin being aware about that. Tapos, ano din, dagdag to ehersisyo sa ating katawan. So, ano nga pong magagawa ng isang MCPian tungkol dito sa pandemic na to bilang MCPian? Ang ating tungkulin ay panatilihing, panatilihing fit ang ating body and kain maraming gulay para hindi tayo tablan ng COVID-19. May panglaban tayo. So, may prevent natin na magkaroon tayo ng COVID-19, mapiprevent din natin na magkaroon ng COVID-19 or virus sa ating kapaligid ng mga tao. So, yun nga po sa last na video na ito, no? No, I try to work out kahit konti lang kada araw. So, konyo, no? Push up ganun konti, tapos curl ups. So, ayun, napapanatili nating maintain ang ating body kahit sa konting exercise lang. So, pag-uusapan din natin yung ayuda na ating natanggap mula sa gobyerno. Ang una na naming natanggap na ayuda ay yung sa Social Amelioration Program or SAP. Nakakuha kami doon ng 8K na naging pabili namin ng mga canned goods, bigas, ganun, mga necessity. At yung sa susunod naman naman nakuha na ayuda ay mula sa SSS na 8K din, I guess. Pinambayad namin yun ng bahay. Oo, kasi 4 na buwan nang nagkakaroon ba ng pandemya? O, 4. O, yes, 4 na buwan na. So, 4 na buwan na rin kami dinakapagbayad ng upa. So, yun, nakuha namin sa SSS. Pinambayad namin yun sa upa ng bahay namin. Medyo nakakapagtrabaho na rin yung tatay ko. Saka yung bayaw ko. Ay, saka yung ate ko pala nakakapagtrabaho na. So, medyo may income na rin kami dito sa bahay. Na may maintain namin yung mga kailangan namin sa pang-araw-araw. Para sa panghuling mensahe. Sana nagpasa natin itong pandemic na to. I know many of us teenagers suffering from illness, mental illness. Hindi ko dapat to isama dito, pero dahil sa pandemic na to, marami sa ating nag-overthink about what future hold about us. Sana malagpasan natin to. Kapit lang. Keep safe everyone. Goodbye. This is Jessica Mislang from BIT1S, major in Civil Technology. And here's my activities during quarantine. Good morning! Good morning! Good morning! Ginagawa ko or namin family during quarantine.
and nag-family bonding talaga kami ng malala this GCQ. Kasi nung ECQ, bawal talaga kami lumabas dito lang sa bahay. Ganun. So para sa akin, may mabuti at masamang epekto rin ng pandemic na nangyari ngayon. So ayun, sa kabila ng masamang epekto ng COVID-19 na pandemic ngayon, maraming namatay, maraming nagkasakit, maraming nawalay sa family kasi hindi nga makauwi, kasi nga lockdown. Sa kabila ng negative impact ng COVID-19 pandemic, may mabuting epekto rin siya sa atin, lalo na sa family natin na nakasama natin during quarantine. Katulad ng mga family na saglit na lang nagkakasama dahil sa school, sa work, finally, nagkaroon tayo ng time na makasama yung family natin sa mahabang panahon. Kasi akala natin 1 month lang yung pandemic. Tumagal na ng ilang months. Ayun. Pati na rin yung mga workers na sobrang kumakayod sa trabaho. Finally, nakapagpahinga na sila. Maliban na lang sa mga frontliners natin ngayon. Kaya, salute to all the frontliners. So, for me, bilang estudyante, ang maitutulong natin para mapuksa or bumaba yung case ng COVID-19 dito sa Pilipinas is maging disiplinado. Pati yung simpleng hindi natin paglabas ng bahay ay malaking tulong na rin para malesen yung case natin ng COVID-19. So may patakaran na if you're 21 below ay hindi ka maaaring lumabas ng bahay or bumiyahe kung saan-saan. Pati na rin yung simpleng paglilinis natin ng bahay, pagtulong sa loob ng bahay, tsaka yung... Tapos kung may importante mang bibilin sa labas, always wear your face mask at tsaka magdala ng alcohol. Then pag uwi, pwede kang maghugas ng kamay at paa or pwedeng maligo para safe na safe ka sa virus. Pati na rin yung mga tao around you. So, ayun, para sa akin, makakatulong ang estudyante kung magiging disiplinado siya. Next is about sa SAP. Yung mom ko, nakatanggap siya ng ayuda kasi private school teacher siya at sakop siya nung mabibigyan ng ayuda. And siya lang yung gumagastos para sa amin, magkakapatid. Yung father ko, hindi nakakapagpadalat kasi lockdown din doon. So, tinanong ko si mama kung anong ginawa niya dun sa SAP and ang sagot niya is, pinabili niya ng mga needs namin at saka foods. Yung mga stock namin sa ref, vegetables, fruits, vitamins, and that's it. Laging tandaan na dapat paglalabas ka, lagi kang naka-face mask na and maghuhugas ng kamay, magdadala ng alcohol, and dapat kung pwede maligo after mo lumabas. And that's it for my vlog. Thank you for watching. So, magandang araw po, Sir Reyes. So, ito po yung ginagawa ko or ginawa ko nung quarantine o habang quarantine po. So, ito po yung mga ginawa ko. Ginawa ko po to. To. Ayan. Para po pag workout yan po. Halimbawa po, ganito. Pwede po siya pang bench press. Pwede rin po. Pang bicep. Pwede rin po pang shoulder. Pwede rin po pang squat. Lunges. Yan po. Tapos. So, lahat po ito.
Yan, ginawa ko po. Saka tapos. Pag wala akong magawa, yan. Ito po. Ito. Yung mga motor po yan. Ito. 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 Saka yun. Yun po. Mga motor na yan. Pinapainit ko po. Inayos. Ganun. Tapos. Pag wala. Pag katapos ko po nun. Inaano ko lang po yung oras ko po sa pagbubuhat. Pag-work at kapag gumawa po ako ng mga ganyan po. Homemade. Tapos, so, ito po yung number 2 is naging mab... dito. So, okay, ito. So, sir, ayun po yung mga ginawa ko or ginagawa ko po during quarantine po o habang po naka-quarantine. Nag-workout po, nag-ayos ng motor, linis, ganun po. Tapos, ito po. Naging mabuti at masamang epekto ng COVID-19 sa buhay. So, para sa akin po, ang naging mabuting epekto po ng COVID-19 sa buhay ay ang nagkaroon po ng time ang halos lahat po ng pamilya sa mundo na mag-bonding po ang pamilya, yung mga magkakaaway po na magpamilya, nagbabati na po sila, nagkaroon po sila ng time para po mag-bonding. At yung naging masamang epekto naman po ng COVID-19 sa buhay natin ay yung po marami pong namatay, namatay dahil po sa COVID-19. At ito po yung hinaharap po natin, kailangan po natin kaharapin ng new normal, which is ano po, kailangan po lagi tayong nakamask, lagi po tayong nag-alcohol, tapos lagi pong ano, social distancing po, hindi na po pwede magkadikit-dikit. Marami pong nabago simula po nung nagkaroon ng COVID-19, at hanggang sa ngayon po wala pa rin pong lunas o gamot para po sa COVID-19. Ano ang paraan na pwedeng gawin ng isang impisyan upang makatulong sa pagpuksa ng virus at sa kapwa-tao? So, as a MPC student po, ang mga paraan po na pwedeng gawin ng isang impisyan upang makatulong sa pagpuksa ng virus at sa kapwa-tao ay ano po, stay healthy po, kumain po ng masustansyang pagkain, at workout po, yun po, mahalaga po ang workout. Tapos lagi-lagi po tayo mag-pray kay God, at yun lang po. At ito po yung last. So, ito po yung last. Natanggap na ayuda sa gobyerno kung meron, ano ang ginawa sa SAP? So, yung natanggap po na nakatanggap po kami ng SAP or Social Amelioration Program po, ay pinambili po yun ng aking magulang sa pang-grocery stores po, pang-grocery, pang-gastos sa bahay, yun po. So, yun lang po. Hi guys, ako si Chester Arby at Amaran BIT1S ng Mechanical Tech. So lahat tayo ngayon na-apektuhan ng global pandemic na tinatawag natin COVID-19. And alam na natin na lahat tayo na, dahil lahat tayo na-apektuhan ng lahat ay nangyayon sa trabaho, sa pag-aaral o kahit sa ano pa man. So ngayon, sa subject naming NSTP, nabigyan kami ng project na gumawa ng lockdown diaries. Sa lockdown diaries, ikuwento mo ang mga nagawa niya ngayon at nung nagsimula yung pandemic na yun. Sa lockdown diaries na yun, binigyan kami ng 4 na tanong. Unang tanong dun is, mga activities po na ginagawa habang lockdown o nandito lang sa bahay. Actually, ang hindi naman ganun kalaki yung bahay na talaga. So, limited yung space. So, at yung mga nagagawa ko na kundi yun sa umaga at sa gabi ay mag-exercise. Pero kadalasan, since nasa bahay lang ako,
ang ginagawa ko ay tumutulong na lang kay mama. And then ako naglalaba or may nagluluto kay mama. Yung nasimpleng bagay lang na magagawa natin ngayong pandemya. Kasi wala eh. Kung bawal naman yung nandito na tayo sa bahay, nakastay lang tayo na tambay-tambay lang. Tapos, siyempre, pag tapos ko na yung mga gawain na yun, pag wala akong masyadong ginagawa, nanonood na lang ako minsan ng palabas or mga balita tungkol sa nangyayari ng ngayon, COVID-19. Tapos, pag wala nun, natutulog yun, usually yun na lang. Kasi, wala eh, pag pastime, pag wala na talaga masyadong ginagawa, papahinga na lang. Tapos yung pangalawang tanong, naging mabuting epekto at masamang epekto ng COVID-19 sa buhay. Siguro, ang nasasabi kong mabuting epekto na ito ay yan. Sa napansin ko, mas naging aliwalas yung labas kasi wala nabuhas yung solusyon. Wala masyadong gumabiyahay at lahat nasa-stay sa bahay. Tapos, ang masamang epekto ang alam niya. Siyempre, lahat tayo apektado. E di lahat tayo dito ay yung iba na wala ng trabaho, yung iba natigil sa pag-aaral, gumagraduating and mahirap. Kaso nga lang, lahat tayo magagawa. So, kailangan natin sumabay sa ganito. Pagdasal na matapos na kagad yung COVID-19 na to kasi masyado na nagiging sakit sa iyo. Tapos, number 3, ano ang so ahead wait ang pinus na may dumala so ano ang number 3 na tanong ano ang pwede ang paraan bilang ang pwedeng gawin bilang ng isang impatient sa upang makatulong sa pandemya nito. Actually ngayon since first year student pa lang ako hindi po ganun karami yung pwede kong magawang tulong sa ibang tao. Ang mabuti at simpleng gawain na pwede mong matulong sa kanila ay siguro yung pag-stay na lang sa bahay. Tapos, sumunod sa mga inuutos sa atin ngayong quarantine. Kasi yung mga simpleng bagay na yun, magiging malaking tulong na yun. Kasi pag hindi ka masyadong lumalabas or hindi ka masyadong makikipasalo mo, nababawasan yung chance na magkaroon ka ng sakit at maihawa mo pa dun sa taong nasa inyo at sa ibang taong makakasalam mo kung mukha. Tapos, lastly, ang tanong, nakatanggap ng ayuda sa gobyerno? Yes, nakatanggap kami. Si Mama, noong last April, nakatanggap siya ng ayuda sa nagaling nga sa gobyerno. Yun, malaking tulong yun kasi since nawala ng pagkukuha na ng pera si Mama or trabaho si Mama. Yung ayuda na yun ay naging namin, source para pambayad ng electric bills, water bills, tsaka nakapagsta kami ng pagkain dahil sa ayuda na yun. Hindi lang kami yung nakakuha. Pero yung ayuda na yun is maliit na ba ay ngayon sa about sa ayuda, hindi siya ganun kalaki pero malaking tulong siya sa lahat kasi na wala tayong masyadong pagkukunan ng income talaga and sana sana matapos na yung pandemya na to para lahat tayo ay makabalik na sa dating normal nating buhay. Ingat palagi. God bless.